programang ito ay hatid sa inyo ng Nuvu Hair. What a great way to celebrate Nuvu Hair's 10 years of success in the Philippines! Because we believe that you deserve more, Nuvu Hair, nature's answer to hair loss, invites you to join the Nuvu VIP Club. It's so easy to join! Buy any Nuvu Hair products at participating stores nationwide. Scan the QR code, use the PIN code to register for free. Enjoy the perks and achieve your own perfect 10. Go for the perfect 10! Health Check Bulletin sa Health Check Plus. Mga balita't impormasyong dapat alam nyo na. Health Check Bulletin sa Health Check Plus. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nature C Berries Extract, all natural vitamin C with phytonutrients. Narito ang mga headlines sa ating Health Check Bulletin. Health Check Bulletin. Price cap na rekomenda ng DOH para sa RT-PCR at ibang COVID-19 tests. Health Check Bulletin. Pilipinas, pasok na sa top 20 ng mga bansang pinakamaraming kaso ng COVID-19. Health Check Bulletin. Staycationers, kailangan magparapid antigen test. Health Check Bulletin. DTI, piniyagan ng mag-operate ng 100% ng ilang negosyo sa GCQ areas. Health Check Bulletin. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Health Check Plus. Ako ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nirekomenda na ng Department of Health o DOH ang pag-set ng price cap para sa mga binibentang COVID-19 tests sa merkado at ginagamit sa mga ospital at laboratorio. Sinabi ni Undersecretary Rosario Berhere na ginagawa na ng DOH ang survey ng presyo ng iba't ibang tests kasama na ang RT-PCR o Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, ang gold standard sa mga COVID-19 tests para paghandaan ang posibleng pagsang-ayon ng Office of the President sa kanilang rekomendasyon. Ayon sa opisyal, ang rekomendasyon ay suportado ng mga grupong medikal dahil ang kasalukuyang presyo ng COVID-19 tests ay hindi kayang abutin ng mga mahihirap. Ang presyo ng tests sa ngayon ay mula 1,500 pesos hanggang 19,000 pesos. Binabayaran ng maximum na 3,409 lamang ng PhilHealth ang eksaminasyon kung lahat ng kaukulang serbisyo ay gagawin sa isang laboratorio o ospital. May tatlong klaseng tests ang nasa merkado, RT-PCR, ang rapid antigen test at antibody test. Sinabi ni Berhere na ilalabas na sana ng DOH ang guidelines noong Setyembre 11 para pag-aralan pa nito ang resulta ng paggamit ng rapid antigen test na pinapilot sa Baguio City. May 105 PCR testing laboratories at 33 jet expert labs sa buong bansa. Mahigit 3.5 na Pilipino na ang nasuri ayon sa DOH. Health Check Bulletin. Kabilang na ang Pilipinas sa top 20 ng mga bansang pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Pumasok ang bansa sa top 20 noong Huwebes nang nilampasan nito ang Pakistan matapos umabot sa 314,079 ang kabuang kaso ng virus dito. Ayon sa Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, sumusunod ang Pilipinas sa Italia na merong 317,049 kaso. Matatandaan ng Italia ay naging epicenter ng pandemya sa Europa. Nitong Biyernes, umabot na sa 34,324,207 ang bilang ng kasong COVID sa buong mundo. Sa pinakahuling ulat ng Johns Hopkins, ang Estados Unidos o United States na may 7,729,065 ang nangunguna sa dami ng kasong COVID-19. Sinundan ito ng India, 6,394,068, Brazil, 4,487,092, Russia, 1,188,288, Colombia, 835,339, Peru, 814,829, Spain, 778,607, Argentina, 765,002, Mexico, 748,315, South Africa, 676,084, France, 616,986, Chile, 464,750, United Kingdom, 462,775, Iran, 461,44, Iraq, 367,474,
Bangladesh, 366,383. Saudi Arabia, 335,097. Turkey, 320,070. At Italy at Pilipinas. Umabot na sa 1,023,708 ang namatay sa sakit. Nangunguna din ang US sa dami ng casualty na may 207,816 deaths. Kasama ng Estados Unidos sa top 20 ang Brazil, India, Mexico, United Kingdom, Italy, Peru, France, Spain, Iran, Colombia, Russia, Argentina, South Africa, Chile, Ecuador, Indonesia, Belgium, Germany. At pang-20 ay Canada na may 9,368 deaths. Ang Pilipinas ay nasa 28th spot na may 5,660 deaths. Bilang reaksyon sa ulat ng Johns Hopkins, sinabi ni Yusek Vergere, dapat tingnan din ang bilang ng active cases at recoveries. Tinukoy niya ang pagbaba ng rate of transmission mula 16,000 weekly cases noong August 6 to 12 sa 3,772 cases noong nagdaang Linggo. Ayon sa opisyal, naaagapan na ng pamahalaan ang sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Health Check Bulletin. Samantala, ayon sa guidelines na pinalabas ng Department of Tourism, kailangan gawin ang test sa araw mismo ng pag-check-in. Malalaman within 15 to 30 minutes sa rapid antigen test kung ang isang tao ay may COVID-19. Pinayagan na ng IATF ang pag-staycation ng mga nasa GCQ areas tulad ng Metro Manila sa mga otorisadong hotel at ibang facilities. Ayon sa guidelines, ang hindi lamang pwede mag-staycation ay mga taong may comorbidities o mga sakit tulad ng diabetes, chronic kidney disease, heart conditions, obesity at hypertension. Bawal din ang buntis mag-staycation. Ang iba pang lugar na nasa GCQ sa buong Oktubre ay ang Batangas, Tacloban City, Bacolod City, Iligan City at Iloilo City. Health Check Bulletin. Samantala, pinayagan na ng Department of Trade and Industry ang ilang mga negosyo sa 17 sektor na magbubukas ng 100% sa GCQ areas. Magiging epektibo ang Memorandum Circular 2052 na pinalabas nitong Biyernes kapag na-i-publish na at na-i-file na sa UP Law Center. Kabilang sa mga negosyong maaari na magbukas ng husto ay ang mga sumusunod: mining and quarrying, domestic, financial services tulad ng money exchange, insurance, reinsurance, lending companies, and non-compulsory pension funding, legal and accounting, management consultancy activities, architecture and engineering activities, technical testing and analysis, scientific and research development, advertising and market research, computer programming, publishing and printing services, film, music, and TV production, recruitment and placement agencies for overseas employment, other services such as photography services, fashion, industrial, graphic, and interior design, wholesale and retail trade of motor vehicles, motorcycles, and bicycles, including parts and components, repair of motor vehicles, motorcycles, and bicycles, including vulcanizing shops, battery repair shops, auto repair shops, car wash, malls and commercial centers, non-leisure only, non-leisure wholesale and retail establishments, lahat ng iba pang public and private construction projects, subject sa construction safety guidelines ng Department of Public Works and Highways. Ang mga barbershops and salons naman ay pwedeng magbukas up to 75% ng capacity. Ang mga restaurants at food establishments naman ay pinayagan na rin na magbukas ng 50% capacity subject to physical distancing ayon sa DTI. Sinabi ni Secretary Ramon Lopez na otorisado ang DTI ng IATF na i-adjust ang operating capabilities ng mga negosyo. Para sa kompletong listahan at kaukulang gabay, bisitahin ang website ng DTI. At yan po pangunahing balita sa linggong ito sa Health Check Bulletin sa Health Check Plus. 81 days to go bago magpasko. At tabayanan po ang usapang kalusugan. Alamin nyo ang kwento ni Arkin, isang batang lalaki na may type 1 diabetes. Part 2 po ito ng ginawang pilot episode noong nakaraang taon tungkol sa sakit na diabetes. Samahan nyo rin po ako sa aking panayam kay Mr. Harris Arceo, isang alternative medicine VIP coach ng Novo Hair sa Wellness Tips. At yan ang mga balita sa Health Check Bulletin. Ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Nagulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Health Check Bulletin sa Health Check
Plus, mga balita't impormasyong dapat alam nyo na. Health Check Bulletin sa Health Check Plus. Things are different now. New normal na at kailangan na matinding pag-iingat sa ating kalusugan. Bukod sa paghugas ng kamay at pagsuot ng face mask, mainam na magvitamins at kumain ng pagkain may phytonutrients na tumutulong palakasin ang ating katawan. Ang Nature Sea Berries ay mula sa 5 Berries. Ang 5 Berries ay may all-natural ingredients na nagbibigay ng all-natural vitamin C and phytonutrients. Made in the USA and available in Mercury Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Nature Sea Berries ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nature Sea Berries Extract, all natural vitamin C with phytonutrients.